Isang barangay po. Kalpunan mo ang nanimiling siya, sa totoo lang. Wala siyang utang na loob. Eto. Imbestig baka po kayo. Ano? Ang malaman ninyo dahil si Melissa, hostess. Hostess po ang trabaho niyan. Yung una nga. Hello, hello, hello mga langga, mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back sa aking munting tahanan. Ngayon magbibigay lang tayo ng latest update at syempre ng sarili nating opinion. Batay lamang ubasi sa ating napapanood. Alam naman natin na medyo mainit-init ngayong balita ngayon ni dahil nga dito sa paglabas nga ng mga hinanakit o mga isiniwalat nga ni Ate Melissa kung saan nga siya yung nanay ni Jimel at ni Monica ay marami yung umalma. Marami yung mga netizens ang napatunayan talaga na hindi talaga maganda daw yung ugali nga ng tiyahe ni Jimel at ni Lola Ligaya. Dito ay napatunayan din natin kasi no, ng interview nga ni Kuya Val itong si Ate Maribek ay napakita natin kung gaano katapang yung bunga nga niya, 'di ba? Kaya napatunayan natin na yung mga sinasabi nga ni Ate Melissa laban dito ay totoo. Dito pa ay siniraan niya pa itong si Ate Melissa kasi yung nga daw ay hostess daw itong si Ate Melissa, 'di ba? Hindi naman ganun dapat yung sabihin niya sa tao kasi nga unang-una ay inayo ng kanyang mga pamangkin. Paano na lang kung marinig ng kanyang mga pamangkin kasi nga ayon sa kanya kahit nga si Jimel daw alam yung totoong trabaho ng nanay niya. Kaya ito mga langga, panoorin natin. Halos nga po kuya, duro-duro na po sa barangay, pinagtawanan pa ako, sinabi na ako, ikaw nga yan, sinungaling ka, sinisira-siraan mo nga ngayon ako. Isa ka nga sa adik nga po yung mga batang yan. Mag-aalaga lang kami, wala namang kami sweldo. Saang barangay po? Kalpunan mo ang nanimiling siya, sa totoo lang. Wala siyang utang na loob. Eto, saang barangay nung ama at saka yung... Imbestig baka po kayo. Ano? Ang malaman ninyo dahil si Melissa, hostess. Hostess po ang trabaho niyan. Yung una nga pong... Bahay ni Ate Melissa. Ay, ha! Naku, basa na ako. Dito kuya, sa ulo, basa kasi. Nagaano? Nagtitinda? Ito yung bahay niya, oh, mga kalinga. Papagawa natin to. Dito lang kuya, oh. At, ito yung bahay niya po, mga kaibigan. Wala si Nanay Melissa. Bahay niya po, ganyan lang po. Butas-butas, oh. Butas-butas yung bahay po niya. Ito yung nanay ni Jimel po. Tutulungan po natin itong mabaayos yung bahay niya para kung sakali man pong makuha nila o pupunta yung mga bata dito, si Jimel at si Monica, kaya ay maganda na yung bahay po nila at maayos. Ayan po, lagyan tayo ito ng second floor para mas malaki-laki. Ano, kuya, dalawang hakot yan, ha? Maano ba kung ano doon hakot? At maano tayo? May yellow blocks pa dito, ano? Ganun na yan, ay? Noon yan, noon? Ando nyo na itong kuning yellow blocks na yan? Ng pamangkin mo yon at yung Marivic, di ba? Kahihiyan nila, kahihiyan mo rin yon. At isa pa, wag natin husgahan yung tao kasi hindi naman tayo perfecto na tao. Yung importante ay namuhay ng marangal itong si Ate Melissa. Kaya, di ba, maraming mga tao yung nang bash sa inyo kasi nga ay nakita nila kung gaano katapang o katuli ng bunga nga mo, Ate Maribek. Di na rin itong si Lola Ligaya ay nadamay na rin sa mga netizens na pagbabash kasi nga hindi naman talaga maganda yung pinapakita nyo. Pagbungad pa lang ni Kuya Bal ay nabumunga nga na talaga kayo. Hindi kayo kumalma. Pwede naman yung mapag-usapan ng mahinahon lang pero pagdating pa lang ni Kuya Bal ay ando na kayo ni Lola Ligaya na bumunga nga na kayo. Hindi
hindi pa nga kayo, na hindi nyo pa nga nangamusta, na nakamusta yung tao na pumunta sa inyo, pero andun na, umbisa na yung bunga nga nyo, mga machinggan nyo ay lumabas na nga, diba? Pero nang, kahit ano pa man yung mga paninira nyong ginagawa kay Ate Melissa, kahit sabihin mo pa na hostess, walang hiya, walang utang na loob, pero tingnan nyo, bumuhos yung napakaraming blessings nga dito kay Ate Melissa. Kasi nga sabihin nyo na wala siyang karapatan kasi nga hostess nga itong si Ate Melissa at pinabayaan yung mga anak niya. Pero ganun pa man ay hindi natutulog yung Panginoon kasi nga bumuhos ang napakaraming blessings kay Ate Melissa. Simula pa lang doon, nakita siya ni Mr. Benteboy at nung pinuntahan siya talaga ni Kalinga Prab na binigyan ng pera, pangkabuhayan, binigyan ng padyak para sa kanyang negosyo sa paglalako ng gulay. Umpisa pa lang doon, inapala, napakarami na ng blessings na dumating siya. Ang dinagdagan pa ni Kuya Val Santos Matubang na binigyan siya ng 2 sakong bigas at hindi lang yan. May financial pa na pera na binigay sa kanya at yung pinaka the best na blessings na dumating sa kanya ay ipapagawa ni Kuya Val Santos Matubang yung bahay ni Ate Melissa. O diba, napakalaki ng blessings. Dito makikita natin na hindi makakapaniwala si Ate Melissa kung noon ay inaapak-apakan nyo lang siya nang dahil nag-iisa lang yung tao na yon. Nag-iisa lang na kayang yung tirisin, walang magawa. Dinuduro-duro nyo lang siya, sinisigawan nyo, pero ngayon lalaban at lalaban na si Ate Melissa kasi maraming mga tao handang tumulong sa kanya. Kung noon tahimik lang siya, ngayon lalaban na ng patas si Ate Melissa alang-alang sa kanyang mga anak kasi siya naman talaga yung may karapatan sa mga bata niya. Kaya tingnan nyo, napakalaki ng blessings na dumating kay Ate Melissa. Ando na yung paunang materialis para sa bahay nila kasi nga naman nakakaawa yung sitwasyon nila, lalong-lalo na pala pag umuulan ay yung daanan nila talaga ay may tubig na, baka tumataas pa yung tubig pag marami yung ulan. Kaya Ate Melissa, go lang ng go, maraming nagmamahal at sumusuporta sa iyo ngayon pa na nalaman ng mga netizens at ng madlang people yung mga hinaing mo, yung kawalang hiyang ginawa nila sa iyo ngayon. Ipaglaban mo, ipaglaban mo kung ano yung karapatan mo, kasi karapatan mo yan bilang ina na makasama yung mga anak mo. Sa una naman siguro inapakahirap kasi nga binibrainwash na nga nila yung mga bata, kahit kilala nila at alam nila kung sino ba talaga yung nanay nila, pero ayaw nilang pumunta o umuwi nga sa inyo, sa iyo Ate Melissa. Pero huwag kang mawala ng pag-asa, manalangin ka lang lagi, tibayay mo lang yung loob mo. Andyan sila si Kuya Val, si Kalinga Prab, maraming mga tao ang handang tumulong at tutulong sa iyo sa labang ito. Kaya kita mo nga, sabi ni Kuya Val, aayusin niya yung bahay mo para sa pagdating ng panahon na makauwi na o makuha mo na yung 2 mong anak ay may maganda silang tulugan. Hindi na sila mahihirapan kasi nga marami ka ring anak at nag-iisa ka lang sa buhay na binubuhay mo yung mga anak mo. Dito makikita natin na parang si Ate Maylin din itong katulad ni Ate Melissa na handa niyang gawin yung lahat sa mabuting paraan para lang makaahon sa kahirapan at mataguyod yung kanyang mga anak, sa lalong-lalo na sa panggastusin nila o pagkain nila sa araw-araw na lahat, na parang wala na nga pahinga itong si Ate Melissa kasi nga, diba, hating gabi na sa bayan na namimili ng ano, namimili ng gulay niya na ititinda, nagbabuy and sell talaga kasi itong si Ate Melissa sa pag ng mga gulay para naman ay itinda niya, kinikilo niya, nagtumutubo lang siya pakunti-kunti para naman yan ay may pangtusto sa pangangailangan nila, kain nila sa araw-araw nila kasi nga wala siyang asawa, hiwalay si Ate Melissa at meron pa siyang mga anak na binubuhay. Kaya Ate Melissa, yung hirap at pagtitiis mo noon, ngayon ay napakalaki na ng blessings na dumating sa iyo. Kaya ang sabi ko, ang masasabi ko lang sa iyo, huwag kang mawala ng pag-asa, tiwala lang, be strong lang lagi, at higit sa lahat, huwag kang magkalimot na manalangin at manalig sa taas, kasi walang imposible kung tayo ay nananalangin ng tao sa puso. At huwag kang magbago, Ate Melissa, kung ano man yung pinakita
mo, kila Kuya Val, kila Kalinga Prab at sa madlang people ay ganun ka rin. Matuto tayo magpakumbaba kahit na marami na yung blessings na dumating sa'yo. Huwag kang magbago at isa pa, huwag kang magkalimot na tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumutulong sa'yo kasi nga more blessings pa yung dumating sa'yo at asahan mo na makukuha mo yung dalawa mong anak kahit na medyo mahirap pero kunting tais lang maraming tutulong sa'yo at tiyak na makukuha mo at sana ay wish natin na itong Pasko nga o next year ay makukuha mo na talaga at magkasama-sama na kayo ng mga anak mo at syempre sana ay masolve na tong problema nyo at kung sana mabati-bati na yung lahat lalong-lalo na dito sa tiyahin ni Jemel na si Maribek ay sana ay dahan-dahan lang tayo sa pagbato ng mga salita kasi nga babae lang tayo at walang tao na perpekto. Lahat ay nagkakamali. Yung importante ay alam natin yung pagkakamali natin at yun ay tinutuwid natin kung ano man yung pagkakamali natin. Kaya yun lang mga langga, maraming salamat dito kay Kuya Val, Kalinga Prab, Ma'am Edna, kay Ma'am Edna, sa mga Kalinga partners, vloggers, sa mga sponsors na walang sawang tumutulong sa mga taong nangangailangan. More power, more blessings to come and Jesus love us.